Thank you po. Kasatin si Koy, please. Okay po, nandito na po ba si Miss Christine Umali? Opo. Ayan, ready na, Ma'am Christine. Yo. Yes po. Thank you. Ano po lagi, Ma'am Christine? Ayan. Magda-thank you lang muna ako dahil sobrang ganda ng group na to. Compare dun sa mga ibang group. Siyempre, marami kong mga group na salihan. Pero kakaiba yung group na to kasi nung actually nag-post ako ng isa sa mga concern ko. Opo. Dito ko lang talaga siya natutunan. Yun. By the anyway, so yun, manufacturer po kami ng sauces and marinade. But before that, I was an employee for 19 years sa isang BPO company. Last year lang nag-retire ako para doon ko lang halos 40 years old na ako. Pero sabi ko, gusto ko yung mag-business na kasi yung meron kang ipapamana, yung mga ganun ba? Tangible yung ano mo. Nagpahinga ako ng 2 months and then, share ko lang yung stories ng konti. Apo. Nagpahinga ako ng 2 months and then pagdating ng January, ito, yung isang kaibigan ng asawa ko, owner siya ng Mr. Meal, manufacturer ng frozen meat. So, nag-distributor kami nung frozen meat. And then, nag-lockdown. So, akala namin nung una is, lahat ng frozen meats na kinuha namin is yun ang kakainin namin sa loob ng lockdown. Kaya medyo natakot kami noon kasi andun lahat yung retirement ko talagang sabi ko baka talaga. Dito lang ako. Tapos ayun, naging positive pa yung effect ng lockdown kasi after noon, syempre sarado yung mall, sarado lahat yung ano. So nagde-deliver kami sa Cavite, Bulacan, Batangas, ganyan. Yung pang-ulam nila, in-order pa nila dito sa Caloocan, yung ganun kasi sobrang wala, lalo na sa Cavite, talagang total lockdown sila. Tapos, yun, after nun, na-interview pa ako nun sa DZAS kasi nga, nagkaroon yung dropshipping, ganyan-ganyan, ano daw yung sikreto ba? Kasi nga, nung time na yun, parang hindi pa masyadong yung sa online o ewan ko kung uso na siya before, hindi ko lang napasin kasi employee ako. Pero nung time na yun, dun palang nagsusulputan talaga yung totally nag-divert sila sa online as online seller dahil nga, hindi sila nakakalabas nawala, ang daming nawalan ng trabaho. But then, after nung lockdown, meron akong isang partner din, kaibigan din ng asawa ko. So, actually, nagma-manufacture na sila ng mga sauces. 8 years na. Apa. And then, kaya lang kasi, meron kasing isang establishment na gustong i-exclusive yung mga products. So, hindi lang sauces marinade, marami pang iba. So, we've created yung Mouth Melter na company. Okay so, in partnership dun sa, yung manufacturer talaga nung ito yung tanong ko dun sa group na ano yung kailangan kong gawin para maging FDA approved, ako ng mga document ko. Kasi tinetest ko pa lang doon pa lang ako doon sa ilang, June lang kami nag-start So, andun pa lang kami sa testing period na kung papatok ba, paano ko ba siya ibibenta. So, gumawa ako ng, actually, wala akong kaalam-alam sa paggawa talaga ng business plan. So, simpleng business plan lang, na packages lang, ganyan. Pero, may mga kumuha. Tapos, hanggang saan, naghanap na ako ng supplier ng mga chicken wings, ng mga samgipsal meat, ganyan-ganyan. Kaya lang, medyo na-overwhelm po kasi ako dahil ako lang kasi mag-isa yung gumagawa ng mga yon. And then, pati yung halimbawa, gusto nilang malaman kung ano yung business na ino-offer namin o yung product na ino-offer namin. Aba. I need to explain pa rin kung paano, kasi ang ginagawa ko, binibigyan ko sila ng business ideas. For example, kung anong food business yung pwede nilang gawin. Like, aba. Yung chicken wings, mostly naman yun yung talagang hinahanap sa akin dahil yung sa sauces and marinade. At saka yung samgyupsal. So, yun, lahat ng business ideas, sineshare ko dun sa mga gustong kumuha ng sauces ko. Kasi, yun yung vision ko rin talaga. Apa. Na, yung mga gustong mag-start ng business nila and yung mga nagsusupply ng mga collaboration ba, sir? Apa. So, hindi ko siya tinitingnan as, gusto ko yung kukuha ng sauces ko, ng mga supplier ko, is collaboration sila. Kaya lang, hindi ko naman kasi ang ano ko talaga dun initially is, ako na lahat kukuha ng chicken wings ay tsaka yung meat, ganyan-ganyan. Apa. Kaya lang, hindi ko na siya magawa dahil baka mamaya, hindi ko mapokusan talaga yung gusto ko na yung sa sauce nga. Kasi, meron ding gustong kumuha sa akin na i-repack nila yung mga sauce into small packaging, ganyan.
Ayan, lumabas na yung sa mga documents na kailangan nila kasi medyo, actually, yung isang vlogger, ini-inquire niya yan kung may FDA, kaya medyo nag-worry ako dahil magsusupply siya, magdi-distribute siya ng sauce. Apa. Kasi nagdi-distribute na siya ng sauce, dadagdagan na lang niya. So, yun, medyo nag-overwhelm ako dun sa kailangan kong gawin. Ano yung, though, lahat siya related sa business ko, pero hindi ko alam kung paano ko siya, yung sequence niya ba na, nagsusupply na ako pwede na akong, actually yung sa video, yung presentation, kasi ang ginagawa ko doon, nag-zoom meeting ako doon sa mga gustong mag-business, and then ine-explain ko kung paano yung kitaan, pag nag-repack sila, pag nag-rebrand sila, kasi open kami sa rebranding, pag nag-rebrand sila, pag kumuha sila ng bulk, ganyan, so lahat yun. So kailangan ko siyang explain, hindi lang siya basta benta, kasi iyoko naman yung pag binentahan mo na, wala na. Paano yung gagawin nila doon sa sauce, di ba? Hindi rin sila kikita doon sa binili nila sa akin. So, binibigyan ko sila ng supplier. Minsan, iba direct na doon sa supplier kasi hindi ko na nga siya maakaso. Yung mga ganun. Ang ginawa ko, gumawa ako ng video. Para yung link na lang, doon na lang panonoodin na lang nila yung video na yon. So, medyo na-less ako doon. Yung ngayon naman, yan, yung mga yung documentation, ganyan. Ang problema ko kasi minsan, aba. Hindi ko siya, kasi ang gusto kasi ng partner ko is talaga to supply lang yung sauces and yung product namin. Pero yung vision ko kasi is katulad nito. Meron kasi akong nakausap na brother ng friend ko na nagma-manufacture sila ng mga machine para ma-automate yung mga fabrika. Apa. Ganyan. Pati yung sa mga packaging. Ganyan. So, biglang yun na naman, pumasok na naman sa isip ko na pwede ko rin siyang i-offer. Collaboration pa din. Kasi hindi ko siya kailangan bilhin. Tire-rent ko lang. Kumbaga, per bottle is 1 peso. Ganun lang. 1 peso, 2 pesos yata yung singil niya. Apa. So, wala kang bibilin na machine. So, hindi ko naman siya ma-explain doon sa partner ko. Dahil, syempre, kailangan ng ano doon. Kailangan yung ipag-i-invest kami doon, di ba? Kaya, hindi ko makurso yung ganun naman na idea. Dahil, alam ko, hindi sasang-ayon na naman nung sa partner ko. Although, hindi ko pa siya na-try, pero sabi kasi ng asawa ko, hindi ayaw niya ng ganun. So, kailangan umusad muna. Kasi ilang buwan pa lang naman kami. So, I understand naman. Kaya lang, na sandaling ano pa lang kami na nandito sa industry na to. Pero yung opportunity na mas malaki yung magiging market namin pagka talagang mass production yung ginawa namin. Yun. Yun. Hindi, kaya medyo naano ko, sir, eh. Medyo, kailangan ko bang tanggalin sa utak ko na yun muna? And then next year na lang. Yes. Sige, kasosyo. Pakinggan natin si kasosyo, Chikoy, please. Apo. So, meron akong isang napakalapit na kaibigan na nasa FDA. Yan, meron. Apo. So, ang masasuggest ko po sa inyo, kasosyo Umali, yung sa apo. Expansion na gusto nyo mangyari, maganda po yan. At least may plano na po kayo sa mga gusto nyo susunod na mangyayari para sa mas marami kayong mapoproduce. However, tama po yung sinasabi ng mister ninyo na, ng partner ninyo na mag-focus kayo sa doon sa meron muna kayo ngayon dahil hindi po, magkakaproblema po kayo kapag dumating ang punto na lumawak ang sakop ng produkto ninyo. Yung sauce po, di ba? Yung sauce sinasabi. Apo. Yan po kasi kailangan nyo ng FDA approval talaga. Kailangan may PRC yan, kailangan may LTO kayo. So, yung ano po, yung sa sanggupsal, hindi na yun. Huwag nyo nang isipin yun. Kasi same day consumption, hindi na po yan ina LTO at saka ni PRC. LTO siguro, pero PRC hindi ako sure kung kailangan. Ang masasuggest ko po dyan para mabawasan po yung stress ninyo kasi yun po yung sinasabi nyo, di ba? Sobrang stress na. Kayo lang gumagawa lahat. Ang pinakamaganda pong gawin nyo dyan is to find a consultant. Saan po kayo hanap ng consultant? Hanap po kayo ng FDA consultant. Pwede sa DTI or sa DOST. Yung. So, dun po kayo lalapit. Sila po ang magre-recommend sa inyo ng mga consultant. Kasi po ang consultant sa mga bawat lugar sa Pilipinas sa FDA ay sobrang konti lang. Hindi sila mag-post ka lang online then may makikilala ka ng tutulungan kanila na ganun. So, hindi po. So ang malaki po ang maitutulong nila dahil sasabihin nila sa inyo kung ano dapat ang itsura ng planta ninyo, ano dapat ang itsura ng lalagyan ninyo, ano dapat ang lalagyan, pati label, ano dapat content, ano ang dapat yung gawin para humaba ang buhay ng mga produkto at maraming bagay na masosolve yun bago po kayo pumunta sa punto na magmamask production na kayo. Kasi isang malaking issue na nag-mass production kayo at nakita kayo ng FDA, for sure, isang beses lang, ipopost nila kayo agad. Sa Facebook page ng FDA na do not consume, not safe for consumption. So once na mapost kayo ng ganun,
tapos ang negosyo nyo. So, yun lang po yung mapasapasuggest ko sa inyo. Sana po nakatulong. Ah, sige. Ibig sabihin, bago ko mag-mass production, dapat legally ano, registered na talaga yung business. Mm-hmm. Sa ngayon, ayun nga. Kaya hindi ako makapag-full blast din dahil yun, nag-worry nga ako kasi may mga nagtatanong din ng receipt. Yun yung pinost ko dun sa group, Sir Arvin, na ano yung pwede kong isagot na ganun. So, may mga sumagot na kasosyo. Yun, dun ko na-appreciate yung group dahil halos lahat nung sagot nila is talagang ano, hindi yung pang support talaga. Okay. Meron pa isa si Sir, nakalimutan ko lang yung name niya, sabi niya nagda-drive lang daw siya. So, after niya, sinagot niya talaga lahat yung ano ko, yung tanong ko. Yun nga, yung kasi Sir, actually, yung manufacturing company is talagang existing na siya. FDA approved na yung lahat ng product na yon. But then, yung sinabi ni isang kasosyo na yung parang toller, yun daw yung i-apply ko nga sa FDA, parang tolling something na ganyan, na parang yun, ganun. So, yun din, pwede ko siyang sa DTI kung anong klaseng ano ng application ng FDA. Yung iba pa po ba yung license to operate sa yung toller or something na ganun? So, Angel, may sasabihin ka, kasosyo Angel? Yeah. Hello. Hi, sir. Ayun. Iba po yung, yeah, toll manufacturer po yung right term dun sa mga gumagawa ng company, tapos pinapagawa nila yung product nila. Okay. So, very discreet po yun. Isang example po yan si San Miguel. So, at saka ibang company, like yung mga beverages, they, pag hindi kaya ng production nila, someone do it, a toll manufacturer do it. And yun naman, yes ma'am, iba po ang product registration at iba rin po ang LTO, license to operate. Pero lahat po yun under ng FDA kasi food po eh. Food po yung food manufacturing po kayo. Pero yun po. And nakamute kayo, kayo ma'am Christine. Ayan. Hello. Yeah. Namute ako. Ayan. Okay ma'am Christine, may follow-up question po? Opo. Ano pa? Siguro, yun nga, yung sa ano din, katulad nung ibang concern, nung ibang nag-business, yung mag-isa ka lang dun sa business, dun, medyo nahirapan lang ako dun. Opo. Na yung sa media marketing, ako yung gagawa ng content, content writing. So, minsan, inaaral ko lahat yun na, inaaral ko pa lahat siya kung paano yung tamang paggawa ng design or magamit ako ng mga software, yung katulad ng Canva para makapag-produce ako ng video, ganyan, para magiging enticing yung advertisement mo. So kailangan ko daw gumamit ng ano, mag-hire ng FB ad strategies, ganyan. So ayo, ang ano ko kasi po doon, parang ayokong kumastos ng extra na pwede ko naman siyang magawa, parang ganun. So parang nangyari yun, gagawin ko muna siya lahat. Pag talagang totally hindi ko na siya kaya, ayan, medyo mag-ask na ako ng mga question. Actually itong kasosyo group na to, hindi ko alam na ganito yung talagang magiging kalalabasan niya, na sobrang daming learning sa na yung video mo sir, inaabot ako ng alas 5 ng madaling araw ka panood. Kasalanan mo to. Bawi na, sira na naman ng pamilya diyan, ha, kasosyo Christine. Sira ang buhay ko sa video. Hindi, sa totoo lang ko, minsan sabi nga ng asawa ko, nasisira yung ano mo, yung tulog ko daw. Sabi, hindi nakatulog naman ako dito ko sa sala kasi nanonood eh. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako nanood sir ng YouTube na iisang tao na dire-diretso talaga. Gusto kong tapusin lahat kasi halos, pero pinipili ko kasi muna yung talagang alam kong related doon sa ano ko, sa problem ko. Doon, medyo doon na, medyo natututo naman ako. Pero ngayon gusto ko kausap kayo kaya parang feeling ko sir kasi kailangan ko ng kakampi pa. Opo, yun, kampi-kampi tayo talaga dito. Ganun na. Hindi ako magkakamali doon sa step ko. Kasi yung iba, sasabihin lang sa'yo ganito. O ganito gawin mo. Yung lalo na yun sa corporation sir, ma-share ko lang, no. Ilang beses na ako, God's will din siguro, hindi ako natutuloy mag-register sa DTI. Laging, kasi sole proprietorship yung pinipili ko. Sabi kasi din sa partner ko nga, is sole proprietorship lang rin muna. But then, yung napanood ko nga yung video noon, no, kailangan i-corporation niya kung talagang malaki yung pangarap. Kasi merong gustong mag-export ng product namin. Mm-hmm. Yung isang distributor ko po na nag-rebrand is yung seafood something sa US, kakilala niya, yung restaurant doon na seafood, na medyo malaki daw. Siya yung magsusupply under nung
brand niya. So, mm-hmm. tapos may kakilala rin siya na nag-aayos ng mga export, yung mag-export ka ng product. So, mm-hmm. sabi ko, yung ganun. Tapos, hindi, parang malaki kasi talaga yung, yun nga, yun din, okay lang din ba yun, sir, na pag yung export, hindi sa Southeast Asian, okay uh-huh. lang ba yun? Yung, lalo na yung product ko na food. So, kasi yung advice nyo kanina na dapat pag nag-export and expand mo, dapat din sa Asian muna, ganyan. Pero, okay, applicable po ba yun kung yung katulad nitong product ko is... Asia naman po yung babatuan nyo dun sa Amerika, di ba, ma'am? Ibig sabihin, yung magko-consume ng product. Tama ba? Kasi di ba? Asia naman yun, di ba, Pinoy? Oh, Pinoy, yung friend ko, Pinoy. Tapos kasama pa rin yung sa ASEAN, ma'am. Hindi naman stricto yung mga sinasabi ko. So, case to case. Pwede yan. May duktong pa kayo, ma'am? May po-point ako sa inyong may idadagdag ako. Sir, sige. Isa na lang, sir. Baka makalimutan ko. Yung trade name. Anong pinakain? Opo. Kasi yung ano kasi namin is mouth melter, di ba? Related siya sa food. Kaya lang kasi, ang vision naman ng partner ko is talagang magdagdag ng ibang product pa na hindi non-food naman siya. So, baka daw kasi hindi maging yung mouth melter na hindi siya related dun sa ibang product. Parang gusto niya yung trade name is iba dun sa parang yung si mouth melter under ng isang trade name. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos may nag-advise din na parang gawin ko na lang siyang mouth melter wholesale. Kasi yun lang yung option dun sa DTI parang wholesaler ganun. Mm-hmm. Kasi pag trader daw, tama po ba yun, Ma'am Angel, na pag trade may trader sa pangalan, mahal lang singil sa City Hall? Ma'am, yung mouth melter yung gusto niya talagang pangalan dun sa business or yung mouth melter is a brand name? Alin po? Yan po kasi talaga yung brand name. Ngayon, yung sa trade name po, ang sabi kasi may nag-advise na yung i-trade name po na daw is si mouth melter na din. Tapos gawin ko na lang siyang parang general na rin. Para kahit non-food, parang yung Donald Corporation, ganyan na, hindi, parang meron siyang realtor siya nun, di ba? So, meron siyang lupa, pero eto, food, tas may non-food din. So, parang yung ganun, ma'am, hindi ko kasi alam kung ano ba yung applicable eh. Si Mouth Melter kasi is yung brand ng etong mga sauces at saka marinade. Yung sa trade name na kayang mag-carry ng ibang mga product na non-food naman. Okay lang po ba yung Mouth Melter din yung e-name ko, tapos susundan ko na lang ng ibang pangalan para ganun. Doon ako nalilito kasi kung gagawa ba ako na ito. Kasi sa DTI, kapag po nyo ni-register, medyo limited lang po yung capacity. Yun lang po yung operation. Kung for food, sa food po. Okay, aside from that, pag nag-review. And kung pag-operation, yun po yung tinatawag yung mouth melter, magiging brand name po siya. Nire-register po rin po yun sa SEC. Yun po. Okay po. Magkakaiba po siyang agent, magkakaibang ahensya po yung nagki-cater ng trade name at yung trade logo. Bali, ma'am, yung consultant po, lahat po yan i-cover niya kung paano po yung gagawin ko na step. Yes! Yes na yes! Yes na yes yun, ma'am. Kaya ang consultant, gastusan nyo na yan. Parang awa nyo na. Huwag nyo nang tipirin. Huwag nyo nang aralin. Hindi nyo na kailangan aralin yan. Operator si Mame, no? Operator. Operate that siya ng business. For others. Sorry, ah. pag ganyan, huwag nyo nang tipirin. Basta consultant, lahat yan, sagot. Lahat ng tanong nyo, masasagot. Huwag nyo nang aralin, no? Kasi tayo mga entrepreneur, magaling tayong aralin yung mga hindi natin alam, no? Patawarin nyo na yung mga yan, huwag nyo nang aralin. Ako na nagsasabi na, maghanap kayo ng katulad nila, yung katulad ng, type nyo lang lagi yung problema nyo, tapos kaduktong consultant. Ayun, bawa, food business registration consultant. Type nyo lang yon, may lalabas dyan. Laging duktungan nyo na ng salitang consultant. Ito ang sikreto dyan. Ang mga consultant, pag nag-meeting kayo nyan, walang bayad dyan sa simula. Itanong nyo lahat. Hindi maniningil yon, walang bayad yon.
Basta wala bayad dyan. Pero malalaman nyo lahat ng tanong nyo sa isipan nyo. At pag uwi nyo sa bahay, makalipas ang ilang araw, marirealize nyo na sulit yung paghahain kasi ng proposal sa inyo yan eh. Opo. Makikita nyo yung amount at saka yung may tutulong niya. Laging mas sobra pa sa ibabayad nyo yung may tutulong. Okay, matakot. Hindi kayo sisingilin. Takot tayo sa bayad eh, no? Patawarin nyo na pag kumikita na kayo, magbayad na kayo ng iba. O, sige, ma'am, kasosyong Christine. Opo. Upuntin ko na yung mga idadagdag ko sa iyo, ha? Opo. Una, yung pagla-license mo, consultant ng solusyon dyan. Hindi mo kailangan magbayad sa simula dyan. Pangalawa, yung pag-aaral mo ng mga social media marketing, yung mga ganyan. Opo. Ito ang mindset ko sa pagninegosyo, mga kasosyo. Opo. Pag-aaral ka para maiutos sa iba. Iba yun sa mag-aaral ka para gawin mo mag-isa. Magkaiba yun. Kung mag-aaral ka mang gumawa ng mga social media ano dyan, material, mag-aaral ka hindi para ikaw ang gumawa. Mag-aaral ka para pag inutos mo sa iba o nag-hire ka ng ibang consultant, eh alam mo yung pinapagawa mo sa kanila. Hindi yung nauuto-uto nila tayo. Magkaibang prinsipyo yun. Nasa stage ka na kumikita, kasosyong Christine eh. So, ang payo ko sa'yo, huwag mo na aralin. Tas gawin. Aralin mo, tapos ipagawa mo na sa iba. Kahit sa pamangkin mo, kaya mo na pagawa yan, basta marunong ka na. Iba yun sa natuto ka tapos ikaw yung gumagawa. Patawarin nyo na yan, pambira. Pakitain nyo naman yung ibang tao. Okay, sumunod. Sa sige brand pa. Name, ito mapapayo ko sa'yo kasosyong Christine. Huwag na huwag mo itong kakalimutan. Opo. Sa lahat ng reseller mo na magkakabit ng pangalan nila na sarili nilang brand, sa kontrata, kailangan nandun pa rin yung pangalan mo sa likod. Manufactured by. Ano pangalan ng kumpanya niya? Mouth Melter po. Yun ang alas mo. Sa lahat ng bentahan mo, kahit ang nakabalandera dun, eh, bawa Arvin Urubia Food, Arvin Urubia Sausage. Sa likod nun, kailangan nandun pa rin yung tatak ng kumpanya niyo. Manufactured by. Nandun pa rin. Address nyo, cellphone number, basta kailangan nandun yun. Ay, ganun po. Dapat talaga Hindi dapat. Ay, hindi dapat. Ano, wala nagsabing dapat. Ako lang nagsasabi na dapat. Kasi lamang kayo dun. Baliktarin nyo yung chichirya. Bumili ka ng chichirya, tignan nyo yung nakasulat sa likod. May nakasulat doon na isang kumpanya kung saan minamanufacture yon at address at contact number. Kung sa lahat ng i-reseller nyo, nando doon yung pangalan nyo sa likod, lamang kayo doon. Kahit na iba yung naka-brand name sa harapan. Basta dapat nandun kayo sa likod. Nakatatak kayo doon. Kung hindi sa likod, sa harap, mas okay. Basta lamang kayo doon. Pag-usaping brand name. Kasi may maghahanap pa na mag-usaping. Kaya pinagawa to. O, di pag nandun kayo sa likod. Opo. Kahit sa National Bookstore, lahat ng tinda doon, band paper, tignan nyo yung likod. Manufactured by. Bababababam. Ando doon. Gusto nyo kontak yung direct supplier, makukontak kayo doon. Basta dapat mapapayag nyo yung mga customer nyo reseller. Lamang kayo doon. Hindi yung sinabi ng batas. Ako lang nagsabi nun. Kasi lamang pero, kayo dun. Pero hindi naman po against sa batas din yun. Hindi na, against sa batas yun. Sa usapin nyo yun ng reseller. Oo, napumayag siya. Yung sa branding, meron kasi akong sir mga ano, mga nagre-brand na totally ayaw nila kung saan malaman nung ayaw nila na ipaalam kung saan nila kinuha yung sauce nila. Yun ano nga yung ilalaban mo dun. Hindi pwede. Lagay mo sa likod. Maliit lang naman eh. Papayag yun. Pag wag walang ibang makuha na yan, papayag yun. Basta napaka-importante nun. Napaka-importante nun. Sa mundo tayo na brand ang labanan. The more na marami kayong tatatuan ng pangalan nyo, much better. Lamang kayo dun. Huwag nyo memenusin yung kapiranggot na nandun yung pangalan nyo. Huwag. Hindi nyo alam kung sino makakakita nun. Malinaw. Oh, kasosyo, next. Thank you po. May last two po tayo, kasosyo Arvin. Kung nagustuhan mo pala tong episode natin na to, mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin din yung bell icon sa gilid kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo rin po magpa-advertise sa ating YouTube channel, sa ating vlog, ay email nyo lang po kami sa email address na arvinurubia.businesses@gmail.com. Yan, for business inquiries. Kung gusto nyo i-advertise ko yung business nyo, mga kasosyo, for more exposure and makakuha ng clients or customer sa community natin na babagay sa mga prinsipyo natin, yan, magkakasundo tayo at email nyo lang ako dito, arvinurubia.businesses@gmail.com. Ayos mga kasosyo, trabaho malupit. I love you and God loves you. Ciao, bye!